mapagpalang umaga po sa ating lahat. May we invite everyone to stand up as we open this occasion with a prayer and a blessing from our Lord Almighty. Sa umaga pong ito, Panginoon, kinikilala namin ang sinabi ninyo sa Awit chapter 24 verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari kayo sa aming Panginoon. Ang inyong trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang inyong tungtungan. Lahat ng aming tinutungtungan, lahat ng nakikita namin kayo ang nagmamay-ari. At nagpapasalamat po kami sa isa na namang matagumpay na okasyon na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Mula po sa ama ng bayang ito, aming Mayor, Mayor Joey De Los Santos. Ganun din po sa principal ng school at sa lahat ng nakiparticipate o naging instrumento para sa isang napakagandang speech na ihahandog namin sa inyo sa umagang ito. Pinupuri ka namin, O Lord, itong aming samagdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kaupo muna tayo. In the book of Genesis, chapter 1, verses 16 to 18, and God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Po, nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha muna niya yung background. So, nauna po yung mga ilaw, sumunod po yung mga bundok, mga dagat, at yung mga hayop. Isa po sa tumatatak mga magulang at sa mga bata kapag nagkakaroon po ng mga seremonya, katulad po ng graduation, tama po ba, mga teachers, ano? Kapag po ako ay pumapasyal sa mga bahay, tapos binubuksan ko yung mga photo album kasi pinapakita nila yung mga picture nila ng bata. Nakikita ko po yung graduation picture, yung sila'y bata pa o kaya high school. At isa po sa makikita mo sa likod yung stage. Nakikita po natin ngayon sa harapan o sa likod ng iba ay isang napakagandang stage. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Diyos dahil po sa napakagandang structure ano na ibinigay ng Diyos sa atin at sa tulong po ng mga ng ating butihing mayor and efforts po ng DepEd, ng division, and of course ng school. And I believe this is an answer ano sa mga prayers. Ang ganda po ngayon, bagong pintura. Makikita natin, ano, bago yung lettering. Pero later on, it will come a time na medyo lumuluma. Ang tinatawag nila na didilapidate, natutuklap yung pintura. At ang isang batang aakyat sa entablado, at yung araw na iyon, na graduation niya, darating naman po sa punto na babalik po yung face-to-face classes, ano. And salamat sa Diyos at ipinirepair niya ito para sa mga susunod na generation na aakyat sa stage na ito at magkakaroon ulit ng ganong klase ng ceremony. Isang magulang, isang bata o kaya kasama ang teacher, magpipicture sila, kita ang background. Kung doon po sa binasa natin kanina, bago nilikha ng Diyos ang tao at sinabi niya, it is good. Good po ba ito o very good? Very good, di ba? Ang ganda. Pero ito po yung nais ko lang na ibahagi sa atin, ano? So may mga taong ginamit ang Diyos to build. It's not to build, to renew. Ito na po yung itsura ng stage natin ngayon. Pero meron din pong trabaho pagkatapos ito. At minsan yun po yung nakakalimutan ng iba. Kasi maganda sa una. At ang naaalala ng iba, yung bandang huli, naluluma na. Kasi ang nakakaligtaan po, yung tinatawag natin maintain. Kinakailangan na may maintain po ito. At ang katangian na dapat nasa atin, yung responsibility. Nauunawaan po ba natin, meron po tayong responsibility kahit sa stage na ito. Tapos na yung mga naging instrument ng Lord para ma-decorate o mapaganda ang stage. Andiyan, may mga ilaw pa, ano? Pero may maintenance po yan. Kinakailangan na may maintain din.
And lastly, bago po natin ipag-pray itong stage na ito, ito po ay i-turn over din. Ano, may mga mabubuting buhay na ginamit para may pagawa ang stage na ito. Hindi ko po alam ano, kung kailan yung huli time na inayos po ang stage na ito. Wala pa kami dito kasi 2015 kami dumating, Ma'am Marlene. Ano? At nung dumating kami, hindi ganyan kaganda. Sabihin ko na lang po. I don't know din po sa mga matatagal ng teachers dito kung kailan kayong last. Baka hindi nyo na rin maalala. Ano? May nakakaalala po ba? Anong year? 19 forgotten. Biro lang. Ano? Salamat ano, sa Diyos at sa buhay po nila, Mayor Joel ano? And Ma'am Marlene. So ito po yung last. Ano? So renew, we have to respect, you maintain, and lastly, kailangan merong responsibility. Lahat po tayo may responsibility para, kasi alam nyo, isa sa nakaka-attract sa isang school yung stage na yun. Kahit yung mga dumadaan lang po dyan sa highway, pag nakikita po nila, di ba, anong nangyari? Meron po akong napapasyalan sa ibang probinsya, stage lang ang nakikita, wala pang bubong. Pero yung stage maganda, sabi mo okay din, kahit papaano. Pero di ba, may bubong na katulad nito. Nawa, ano, hindi po matatapos dito. I pray, after we dedicate, kasi sa Lord po galing doon sa nabanggit natin, ano? In the book of Psalms, sabi po sa 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the labor in vain who build it, they labor in vain. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Sayang po yung effort. Nawa ay ang lahat na ito, na alam naman po natin na sa Diyos din ang galing, bigyan din po natin ng halaga. We are just stewards ano, dito po sa lupang ito. And we have to be responsible. Hindi lamang po dito natatapos, ano, magtulong po ng mga teachers, staff, and even ano, ang mga students ng school na ito. Let us proceed sa dedication proper. Please join me in prayer. As I pour oil on this stage, pwede po tayong tumayo. Father Almighty, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, sa oras na itinataas namin at inihahandog ang stage na ito, Panginoon, we respect all the people you have used to renew this stage, Panginoon. Napakagandang tignan sa aming mga mata. Sa oras na ito, Lord, we thank you also for the lives of the people na inyong ginamit para po maiayos, mapaganda ang stage na ito. At dalangin nga namin na kayo po magpala sa kanya ng higit sa aming inaasahan. And we pray, Lord God, that this stage be used for your greater glory alone. Nawa, Panginoon, as we have heard the message, na the students will be overwhelmed, will be blessed, even the teachers and parents, as they see how you are improving this town, this school, Panginoon. At maraming salamat po. We pray, O God, na lahat ng pinagdaluyan, even the budget, even the people behind will be blessed. Dahil po sa inyong ginawa. And not only this, Lord, we pray na patuloy na ang school na ito ay pagpalain po mula sa kanilang principal and all the teachers and staff. We give you thanks, we give you all the glory. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless you.